Morning guys. It's ano naman, it's Thursday. Alright? So, isang araw na lang. Sorry. Tapos na naman ang week. Bilis ang araw. Daily routine na namin to. Ganito talaga ang buhay dito. Parang dyan din naman sa Pilipinas, diba? Sa umaga, papasok ka. Sa hapon, uuwi ka. Yun nga lang, pag sa Pilipinas, medyo matraffic, makakauwi ka, mga late na. Dito kasi, bilis lang. Halos wala ka pang isang oras, nasa bahay ka na ulit. Nasa bahay ka na. Spicy mo natin yung gamit ni Zion. Oh yeah, medyo malamig ah. Yun guys, no? Good morning ulit sa lahat ng mga nanonood sa aming vlog. And maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy nanonood sa aming video ni Emma. Hirap mag daily vlog guys, no? Sipin mo, ha? Nag-work kami ni Emma, tapos nag-video kami, mag-edit pa kami sa gabi. Ganun talaga eh. Nag-enjoy naman kami ni Emma. Grabe naman yung suit ni Emma, pang-talk na talaga. Ah, naka-polo nga lang ako. Ah. Tapos blazer. Yun nga, may blazer ka. Medyo kasi malamig. Oo nga. 16. Lamig nga. Pag bumubugso yung hangin. Sa umaga kasi talaga yung lamig. Pero okay lang yung ganito. Tamo, nakakaayos lang tayo din. Polo, tapos pants. Kaya pa, kaya pa. Yeah. Pero pagdating ng winter, yan na po. Balot na balot na naman tayo. Yun nga iniisip ko guys, pagdating ng winter talaga kung ano yung magiging setup namin ni Emma. Eh, dito, kung magko-commute kami, dito na? Hindi, park mo na sa... Or sa, park pa rin sa... Sa amin. Merong parking sa amin. Hindi nga baby, ang iniisip ko kasi yung travel natin, madulas yung nakakatakot. Nakakatakot kasi pagka ano talaga guys. Tanong natin pag yung mga winter, nagko-commute sa downtown or nagdadala sa sakyan sa downtown. Yeah. Kaya ba? Oo nga ba guys, kaya ba magdala ng sasakyan? Kasi ako kasi guys, dahil nga maingat ako mag-drive, natatakot ako. Baka mamaya yung, syempre medyo malayo, tapos malakas ang snow, madulas ang daan. Marami talaga aksidente nangyayari eh. Kaya sabi ko nga kay Emma, baka mag-commute na lang kami. Hindi pa naman sure do. Yun yung mga iniisip namin. Hindi, parang ganito pa rin kasi hindi pa rin pwede na wala sasakyan sa ano, pagsusutoy naman si Zion. Yun nga eh. Ay, ito pa nga baby ang naisip ko rin eh, ang magiging problema natin sa winter. Siyempre yung uwi natin malilate kasi, di ba? Yun yung iniisip ko kay Zion. Pwede magpapa, ano tayo, pwede magpa-adjust ng oras sa amin. Pwede ka rin pumasok ba ng 7:30? Pwede naman siguro. O yun, magpapa-adjust din ako. Oo. Pwede sa amin, may pumapasok nga sa amin 7:30 eh, para makalabas siya ng 3:30 to 4 dahil pinipick up niya rin yung anak niya. Yeah, oo. So, may ano naman, accommodating din yung boss namin. Yes, tingin ko rin naman po pwede yun sa amin. Kasi nga, especially pag mga ganyan sa family, sabi ng kakilala ko doon, pumapayag naman yung boss namin, basta sabihin lang. Yeah. Oo nga, pwede rin yun. Papasok ako ng 7:30 siguro, para out ko, 4:30. Is 4:30. Kasi guys, pag winter kasi, andyan yung mga nililit yung train. Eh, pag nalito si Siza, yun ang pick up, magmumulta kami. Ayan na. Per ano yun ha? Per minute yun. $2 a minute. Mm-hmm. Kaya, mahal. Ayan mo siya. Si Zion guys, alam nyo, ang galing sa daan niya. Alam na alam niya. Na-daycare niya. Oo, na-daycare niya. Tapos minsan yung pinupuntahan namin sa ano na Goodwill dun sa Impact. Ah, hindi Impact. Dun sa Goodwill Plaza. Alam niyo, nasa McLeod pa kami. Papasok pa lang ako, alam niya na agad. Kasi meron siyang tinatandaan doon yung sabi niya monster daw. Yung gumagano na parang ano, stick na may hangin. Ang ganun. Alam niya yun. Okay guys, so yun, baba lang muna namin si Zion kasi kailangan ko rin baba yung ano, stroller. A few inches later. Ayan guys, happy first day of August nga pala, no? Ayun, napakabilis ng panahon. August mo na pala. Grabe. Lapit na birthday ni Zion guys. Oo, malapit na birthday niya next week. Pero, antayin muna namin yung ate ni Alvin from Germany. Yeah. Yan, para
handa naman siya ng kahit papano. So, iniisip lang namin, kasi weekday yun eh, labas na lang or kain somewhere, pero hindi pa yun yung handa niya. So, pero kami-kami lang muna. Yan, magti 3 years old na si Zion, second birthday niya na dito sa Canada. Yes. And since nga, no, August 1st ngayon, ganun sila magsalita eh. August 1st, August 2nd. Pero tayo, di ba, nasanay tayo. 2-1. Yun nga, ganun sila mag-usap dito. May mga 1st, 2nd, 3rd. So, are you available on July 1st? Yung mga ganun. Not July 1. Kasi, ano, ganun tayo nasanay naman sa Pinas. Well, anyway, no, since August 1st ngayon, syempre, payday kahapon. Kahit payday kahapon nga pala, no? Parang lumilipad din ang sweldo mo. Parang dyan lang din sa Pinas. Yung mga nakikita nating mga memes na pag payday, bayaran talaga ng bills at mauubos talaga yan. Kakabayad ng mga kung ano-anong mga bayarin every month. And, ayan, nagbayad kami kahapon ng daycare, another payment for the whole month. Kasi yung daycare talaga dapat para maging ganito yung amount mo ay dapat full time talaga yung bata. Hindi pwedeng ganito isang araw lang siya or a week or dalawa lang a week. So hindi pwede yun. Otherwise, oo, tataas yung babayaran mo kasi magiging part time siya or daily. Kapag daily ang sinelect mo, nako, 50 a day. So mas okay na magbayad ka ng for the whole month. And comply with their rules. Tsaka sabi din kasi, di ba, pagka bihira mo ipasok si Zion, baka tanggalin siya sa slot. Oo, yun nga. Matatanggal siya sa slot kasi ang dami daw nakalista. So, hindi pa namin magawa yun. Kasi hindi kami sure kung forever na ba may titingin kay Zion, ganyan. So, dapat makuha pa rin namin yung slot every month. Kaya yun. And, ayan, ang pinakamasakit guys sa bulsa. Ito na, ang renta. Right? Yung sweldo ko doon napunta. Kulang pa. Kulang pa. So, magkano na ba ang renta natin? Simula ngayong August ay tinaasan na kami. Na hindi namin malaman bakit ganun kataas. Parang hinahabol kami ng increase kasi last time din sa dating apartment namin sobrang taas ng in-increase from 1,100 naging 1,595. So, ano din yun, halos $500 yung tinaas, di ba? Dito naman, from 1,600, tinaasan na kami guys, 1,900 na. Ang sakit sa bulsa, sobra. Oo, $300 na increase. So, parang maiingkit ka na lang or mapapasana all sa mga areas dito sa Canada or provinces na super liit lang ng increase kasi meron silang cap or ceiling. So, dito, syempre, sky high ang mga increasean. Alam niyo naman, nakikisabay ang mga landlords din sa ano, interest rates, no, inflation din daw. Pero I think yun nga, super taas ng ini-increase nila. So sana din ay magkaroon tayo ng law dito sa Alberta. Okay, yun lang talaga. Wala kasi ditong control ng rent for increase. So may mga nakikita nga kami or may mga naririnig kaming mga kaibigan nagkukwento from 1,000 $50 na ang increase o 100, yun na yung max. So, kami dito ay sky high. Siguro ba yung tingin mo, baby? O ba, next year, magtaas na naman. Kailangan na natin lumipat, no? Oo. Mahirap na rin. Pero kasi kami lumipat on the hopes na hindi ganito dito sa bago natin lilipat. Kasi sabi kasi sa atin nung unang yung tumira, I mean yung sinunda natin, 50 lang daw yung tinaas niya. Oh, 50 before lang. So, from 1,550. Oo, tapos sa amin 1,600. Pero, yun, 1,600. 1,900 na. Pero guys, tinitingnan ko rin naman kasi syempre sa Sunalta na kami pareho nag-work. Sabi namin, what if lumipat tayo dito? Ang apartment naman, one bedroom pa lang, nasa 1,600 to 1,700 na. Tapos pag 2 bedroom, 1,800 to 2,100. So parang ang mahal. Wala pang utilities. Wala pang utilities.
So, ganun kamahal. Siyempre, nandun yung convenience, may parking, or hindi ko pa nga na-check yung iba pala. Depende sa condo. Ang dami rin kasing condo and apartment sa Sonata area. Pag naglalakad ako pag lunch, ayan, dami kong nakikitang mga buildings. Pero, yun nga, ang mahal. So, with a growing kid, hindi rin maganda na paliit naman yung space mo. Eh, kailangan mo rin, di ba, ng space, may maraming gamit, sa sala pa lang ni Zion, di ba, dami ng toys. So, sabi nga namin, tiis muna sa ganitong kamahal na na renta. Eh, pero, ano pa rin naman siya? Kung iisipin mo, okay pa rin naman. Okay pa rin. Kasi so, may utilities na din eh. So, yun ang maganda naman. Kaya, sige pa rin kami. Kasi, sa 1.9 na yun, kasama pa rin yung utilities and 3-bedroom yun. So, sabi nung landlord namin, it's as if lang din naman ang payment namin sa 3-bedroom apartment ay nasa 1.4 to 1.5. Kasi, siya na yung nagbabayad sa lahat ng utilities. So, only yung ano namin, laundry, yung luto, pati yung heater, pero syempre ngayon hindi ka naman mag-heater, yung electric fan. Yan. So, sinusulit na rin natin. Hindi ka na mag-iisip. Pag winter din naman, sabi niya mas mataas yung binabayaran niya ng bills and hindi niya i-increase yung rent. So, fixed lang yung rent na sinabi niya. Unless yun na naman nga, magsabi na naman sila ng increase. So, wag naman sana. Pero anyway guys, alam niyo ba dito sa yung dating bahay namin, hindi sila nagtaas, no? Diba sabi ni, ano, ni Anna? Oo, so swerte nga sila. Pero kasi one bedroom na yun. One bedroom lang kasi. So parang pag mag-increase pa sila 1.8. Katumbas sobrang nga yan ng 2-bedroom sa ibang places sa downtown. So maganda, yung may mga kaibigan tayo sa downtown. Ano sila, kunwari 2-bedroom, dalawang couple naghahati. So, kahit especially mahal sa downtown. Anak, wala mga anak. Oo. 2,000 o hati silang couple, tig 1,000 lang sila. Pero sharing yun. So kung okay lang sa'yo yung gano'n na situation, syempre wala ka masyadong privacy, yung gamit mo, mixed up na. Kaya, yan, it depends on you. Yan, kung paano mo gusto magtipid, paano mo gusto gumalaw sa sarili mong space. Applicable siguro yun sa mga walang anak na? Oo. Wala naman kasi silang anak, kaya gano'n sila naghahati. Maraming ano nun ha, maraming kumakagat ng ganun kasi doon pa lang makakasave ka na agad eh. Oo, kung ako rin naman ay ano, single, oo, pwede, kahit ano, shared room, ay mga ganun, basta kahit maging friends mo, pwede. Pwede yan, pwede. Oo. Basta makatipid ka rin. Hindi mo naman kailangan ng malaking space, pero kapag may family ka na, ang dami mo nang tinitake na ano, considerations. Yeah. Parang isa sa kawork ko, si Carl, room lang din siya. Mm-hmm. Parang magkano 700 ata yung upa niya. So guys, ano pala kami, curious, magkano ang upa nyo na nandito, sa mga nandito sa Calgary or kahit sa ibang parts ng Canada. Yan, patingin naman kung ilang bedroom. Tapos, yan, magkano, kung kasama pa ba yung utilities. Para tingnan natin, no, kung reasonable pa ba or yung kailangan na lumipat at mag-isip-isip. Or baka maingit kami. Or ano, kailangan ng magtingin-tingin ng bahay sa ngayon kahit mura. Yan, so, sa tumataas talaga na renta, ayan, kailangan mo mag-isip-isip, mag-research at hindi dapat tuloy-tuloy na palugi ka at yung sweldo mo ay pumupunta lang sa bills. Ayan. So, nandito na pala tayo sa train station. Ayan, biyahin muna tayo. Then guys, feeling ko guys, itong station ng Sonata, ito yung pinakamataas. And yun yung view. Huh?
Taas, oh. Oh. Yan, dito guys, yung mga bahay dito medyo mahal, no? Southwest. Kasi yung mga ganda bahay dito, mga sabi nila, may yaman daw mga tao dito. Sabi lang nga, sabi. Hindi tayo sure. Pero nagtanong kami ni Emma dyan. Nag-check nga kasi kami ng bahay para nga malapit dito sa trabaho namin. Pero sobrang mahal, gaya ng sinabi niya kanina sa vlog. Sobrang mahal. Ayoy, dito na. Bilis ng ano, train. Taas guys, no? Or siguro mababa lang yung part ng downtown. Kaya mataas to. At sinasabi. Okay, so tumunod tayo guys sa ano. Tuntay mo natin si Zion. Several song-filled hours later. Grabe yun guys, oh. Inabot ako ng isang oras sa train. Hindi ko alam kung ano naging problema. Ang tagal namin nag-stop. Ang problema, si Zion. Buti na lang, si Emma na gano'n na. Nag-Uber. Kasi dito guys sa daycare niya, lumampas ka ng 6 every minute, $2. Yun yung problema dito guys, no? Dito sa daycare ni Zion. At kumbaga may ano lang talaga, hanggang 6 lang talaga sila. Kumbaga paglalampas dun, kailangan mong bayaran. Ay, naka. Nakaka-stress yun eh. Isang oras guys, so isipin yung alas 6 na. Sumakay ako ng Sunalta ng siguro mga 5:05. Pagka akit ko ng station, di ba? Halos konti lang yung vlog ko kayo lang, sabi ko parating na yung train. Tapos tumagal kami sa May 4th Street. Hindi ko alam kung ano naging problema. Tagal. Siguro mga 15 minutes kami dun, tapos pahinto-hinto pa siya. Ano, sipin nyo ko, ako yung susundo ngayon. 6:04 na. So may babayaran na kaming $8. Kailangan magmadali. Pero I think mauna si Emma. On the way na si Emma eh. Ay nako. Hirap case, no? Pag ganitong sitwasyon. Yun iniisip ko pagdating ng winter din. Kasi talagang ano, magkakaproblema kami sa time. Kaya nga, siguro yun nga lang, ang the best way na gagawin namin ni Emma is papasok kami ng maaga para makauwi rin kami ng maaga. Kasi sayang din guys yung babayad mo kung palagi ka malilate, di ba? So pag naipon yun, malaking gastos din yun. Sayang pa. Imbis na pambili na ng gatas ni Zion yun, eh mapupunta lang dun sa fee. So sayang. Anyway guys, sunduin ko muna yung mag-ina ko, no? For sure mauna si Emma sa akin dun eh. Bye. A few inches later. Dito na tayo guys sa bahay. Grabe yun. Grabe yun. First time namin ma-experience yung ganun guys, no? Ewan, hindi ko alam kung ano naging problema talaga ng train eh. Ang tagal namin sobra. Pahinto-hinto kami. Pinicturean ko nga eh. Sinend ko kay Emma kasi yung 4th Street talagang punong-puno na yung mga nag-aabang dun sa kabilang side. Pero kami naman, parang hindi pa talaga nakaano dun sa station. Nakahinto lang kami. Pero nakikita ko na yung mga tao dun. Ayan, sobrang ano. Kaya sabi ko kay Emma, baby, hindi ako abot kay Zion. Tapos yun, sabi niya, sige, mag-ano na ako, Uber na ako, papabook na ako. Tapos yun, buti na lang, nakabook agad siya. Yun nga lang guys, no? Late pa rin siya ng 3 minutes. Tapos ako, dumating ako mga ano na eh, 6:12, ganyan. Parang gano'n, 6:12, 6:15, parang ganyan. Buti na lang, nauna nga si Emma. Pero yun nga, multado pa rin kami ng 3 minutes. Ayan. Okay na rin, at least, kung na-late man ako ng dating, yung ibinayad ko dun is pinang Uber na lang ni Emma, at least nakauwi na rin siya. Kaysa magta-travel pa siya, di ba? Ayan. So, yun nga guys, no? Balik tayo sa usapan sa mga bahay, no? And yun, ganun talaga, no? Ganyan, yun yung babayaran namin monthly pamula ngayon. Ngayong August, dire-diretso, yun na yung ano namin, 1.9. Sakit case, medyo masakit sa bulsa talaga. Pero ganun talaga eh. Kumbaga, iniisip na lang din namin na mas nakamura pa rin kami kasi nga tatlong bedroom naman to. Tapos, kasama na rin naman yung utilities. Kaya okay na rin. Kumbaga, sabihin na natin
ang utilities dito, sabi mo ng 300 pag ano. Baby, 300 ba mahal? Sa utilities. Depende kasi guys, no? Wala kami idea pag mga yung bahay talaga, no? Kung magkano yung kuryente talaga. Pero dati kasi, maliit lang yung inuupahan namin dati. Mga 70 lang yung binabayaran namin dati. Pero, ang libre lang dun sa amin is yung tubig. No? Ayan. So anyway, ganun talaga ang buhay. Kaya sana, kung pala rin man kami ni Emma, siguro mga next year, depende, no? Titignan natin kung pwede na kami bumili ng bahay. Kaya nga ngayon, iniipon namin yung ano, yung sweldo ni Emma. Kumbaga, yung mga sweldo ko, yun yung napupunta sa mga expenses talaga dito sa bahay. Eh. Tsaka yung sa upa nga, no? Pero yung sweldo ni Emma, yun yung masisave namin. Kaya iipunin namin yun. At least makapag-down kami ng medyo malaki-laki. So yun yung plan namin. Kasi, based nga doon sa computation ni Emma before, nabanggit na namin sa vlog to, medyo malaki talaga yung interest kapag ka nag 5% ka lang. So, medyo masakit. Parang bumili ka na rin ng isang bahay ulit after 25 years. No? Depende kung ilang years mo babayaran. Pero, napakamahal pa rin talaga na interest. Medyo masakit kung kukumpitin mo. Sa una siguro, dahil nga parang sinasabi mo na, bagay yung binabayad mo dito, napupunta naman doon sa mortgage mo. Pero, kung ito total mo siya guys, napakamahal talaga. Aabuti ng... Depende sa bahay, no? Tapos, interest pa nun. Basta, yung computation namin ni Emma, nasa 400,000 ang magiging interest niya sa 25 years. So, medyo masakit yun. Okay? So, yun guys, no? Dito ko natatapos itong vlog namin and I hope na nag-enjoy kayo. And, yeah, ganyan talaga ang buhay. See you on the next one. Peace!